Bigango Abu Blog. Mama Abe. Kauna-unahang kaso laban sa pinakamatataas ng opisyales ng PhilHealth. Ako po ang tumayong nagrereklamo rito. Ako po ang pangunahing may akda ng Universal Healthcare sa Mababang Kapulungan. September 17, 2017 pa lamang, na-approve na po yan on third and final reading sa Kamara. Dahil sa batas po, ang magpapatupad ng batas ay ang PhilHealth. Importante po na yung kakaunti na nga pong salapi galing sa Kabanambayan e magastos para sa mamamayang Pilipino at hindi po mawala sa korupsyon. Kahapon lang po, inamin po ni Secretary Duque na hindi sapat ang ating pondo para magkaroon ng malawakang implementasyon ng universal healthcare. Hindi po yan ang intensyon natin, ang sinulong natin ng batas. Ang intensyon po natin, lahat ng Pilipino makinabang at alam po natin na dahil sa korupsyon, naubos po ang pera ng PhilHealth. Sa pamamaraan po ng pagsasampa laban sa pinakamatataas na opisyalis ng PhilHealth, ang mensahe pong pinapadala natin, itigil niyo na po ang inyong pagnanakaw sa PhilHealth. Panahon na po na hayaan ninyong makinabang ang Pilipino dito sa batas na isinulong natin ang Universal Healthcare. Sino ba ho ang ating sinampa? Sinampahan ng kaso. Sinampahan po natin dito ang presidente, dating presidente ng PhilHealth na si Roy Ferrer. Sinampahan din po natin ang lahat na naging miyembro ng PhilHealth Board, kasama po si Ruperto Alerosa, Celestino Maria de la Serna, Edic Dorotan, Joan Christine Reynan Libandareza, Hilde Hardes C. Dineros, Roberto M. Salvador, Anthony C. Liachon, Sharif Mercado Grande, Jonathan Mangawang, Laura P. Mangasang, and Perpetual Succor Hospital Cebu. Ano hong kwento rito? Nagkaroon po ng desisyon ang Accreditation Board ng PhilHealth na i-revoke o i-suspend ang accreditation ng Perpetual Succor Hospital sa Cebu dahil napatunayan na nagkaroon ng overstaying patient. Ang ibig sabihin ng overstaying po, pinauuwi na ng doktor, ready to go home, pina-stay pa nila na mas patagal sa ospital para nga makakolekta sa PhilHealth. Itong decision po ito ay nakarating sa Court of Appeals at sinang-ayunan po ng Court of Appeals yung penalty ng 3-month suspension. Binaliktad po ito ni Presidente Roy Ferrer at ng kanyang board at ng kanyang board secretary at yung mga legal ng PhilHealth Board. At dahil po dito, nabayaran po ang Perpetual Succor Hospital. Isasampa po namin yung exact halaga dahil hanggang ngayon hindi pa natin alam kung magkano nawala sa gobyerno. Pero according to the PhilHealth Dashboard, ang average billing po ng Perpetual Succor Hospital ay 35 million a month. So hindi po bababa sa 100 million ang nawala po sa PhilHealth dahil nga po sa desisyon ni Ferrer at ng board na i-revoke o ibaliktarin yung penalty of suspension na na-uphold na po ng Court of Appeals. Ano pong kasong sinampa natin? Violation of the anti-graft law, causing undue injury to government, and of course, partiality to Perpetual Succor. Nandyan din po ang usurpation of judicial functions. Kasi binaliktad po nila yung final and executory decision ng Court of Appeals na nagpapataw ng penalty ng suspension of accreditation sa Perpetual Succor. At nandyan din po siyempre yung grave misconduct, neglect of duty, grave abuse of discretion, and conduct prejudicial to the best interest of the service, kasong administratibo, dahil yung mga abogado po na nasasampa rito, sila pa rin ay naroon sa PhilHealth. At kung hindi po sila masususpende, ang takot ko po, baka yung mga dokumento na kailangan natin para sa iba't iba pang kaso laban sa mga opisyalis ng PhilHealth ay tuluyan ng mawala. Minabuti ko na po na tayong mga pribadong mamamayan ang magsampa. Siguro naman po walang kaduda-duda yung aking standing to sue. Dahil ako naman po ay hindi lang mamamayan, hindi lang ako miyembro ng PhilHealth, ako pa po yung pangunahing may akda ng Universal Healthcare. No? At hindi lang po kami umaasa na yung legal department ng PhilHealth ay makakasampa ng mga kaso na tatayo dahil nakita nga natin yung nangyari sa WellMed. Yan po ay complaint na drafted and prepared by the legal of PhilHealth. Hindi po NBI nag-file doon sa kaso sa WellMed. Yan po ay sinampa ng legal department sa ilalim ni SVP Del Rosario, no, ng PhilHealth.
either kakulangan po ng kakayahan or intention po yung pag-file ng palpak na complaint. Ang tingin ko naging motibo po doon sa maling complaint sa WellMed, pag nasa MTC kasi mawawala ng proteksyon yung whistleblowers. Tingin ko yung mga maiitim ang budhi dyan sa PhilHealth, ang nais nila mawala ng proteksyon yung mga taga, yung mga whistleblowers nang hindi na kumanta laban sa WellMed. At sa kauna-unahang panahon po, pagkakataon, ibubunyag ko na rin po. Sinabi na po sa akin ni Secretary Maynard kahapon, wala na pong proteksyon sa Witness Protection Program ang dalawang whistleblower, si Edwin at si Lizelle. Pero mabuting balita naman po, nakipag-ugnayan rin tayo kahapon, dahil kahapon po dumating sa akin yung masamang balitang yan, dito po sa Ombudsman. Si Ombudsman, sa ating Ombudsman, Martires, at sinabi naman po niya, na although tahimik, siya po'y nag-iimbestiga tungkol dito sa PhilHealth at kung meron talagang pangangailangan, ang magbibigay ng witness protection kay Edwin at Lizelle ay ang ombudsman na. Dahil sa ombudsman law, hay, hari na ba, meron din silang kapangyarihan na magbigay ng witness protection. So yung mga masasamang budhi dyan sa loob ng PhilHealth, neck-neck ninyo. Meron pa rin pong proteksyon ng whistleblowers. Kakanta pa rin po sila laban sa inyo. Manigas kayo.